Isang magandang umaga po ng Linggo sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo, August 6, 2023. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pakilike, subscribe, and pahit na rin po ng notification bell para updated ka po and aware ka sa ating binabantayang weather ngayong araw. So ito na nga po, no? Ito po yung binabantayan po natin ngayon na panibagong low pressure area po. Sa nakarang upload po natin, dalawa po yan, nawala na po yung isa dahil direksyang umalis na nga po, nagbago ang direksyon. Pero kung makikita po ninyo, itong may bilog po na yan ay dumaan po mismo sa dinadaanan ngayon ni Bagyong Falcon. At kung makikita po ninyo, active nga po itong low pressure area nito. At posible po itong maging ganap na bagyo sa loob ng ilang mga oras. At tatawagin po itong bagyong garing, no, kung sakaling mabuo nga po. So ngayon makikita po natin nasa bandang Silangang Mindanao pa ito. At ang hangin po nito ay nasa 30 to 35 kilometers per hour pa lamang po yung lakas niya. Wala po itong direktang tama sa ating APAR or Philippine Area of Responsibility. Pero binabantayan po natin to kasi nga direksyon niya ay direksyon po ni Bagyong Falcon. So tignan nyo pong mabuti, 30 kilometers per hour, naka 94W low. Ibig sabihin po nito mahina pa po ito. Pero kung makikita po ninyo live po kasi ito, yung direksyon po ng hangin na yan, nabubuo po yung paglakas niya ng hangin na yan. Dahil po yan sa hanging habagat na nararanasan natin ngayon, nakapasok na po kasi siya kung saan meron talaga tayong hanging habagat na nakaka-apekto sa PAR. At makikita po natin yan, posibleng itong 30 kilometers per hour bigla pong mag-move or tumaas sa 40 to 55 kilometers per hour. So babantayan natin mabuti itong low pressure area na ito na ngayon po ay dumadaan mismo sa dinaanan ni Bagyong Falcon. Tignan nyo mabuti, ito yung dinaanan po ni Falcon. Kanina nandito po ito sa may pinikahuling tuldok, bigla pong pumalo o nagjump dito sa unahan. Ibig sabihin talaga active low pressure area po ito. At kung makikita nyo po sa ating isa pang latest track, no, makikita nyo mabuti, ito po mismo, yan, ito pong may araw na yan, yan po si Bagyong Falcon na nakalabas na nga po ng Philippine Area of Responsibility. Then itong may bilog po, ito po yung ating binabantayan. So mahina pa po yan, halos wala pa po na siya doon nabubuo. Pero hindi po tayo pwedeng maging kampante. Ngayon po kasi kung makikita natin yan, posibleng maging active o mas lumakas pa po yan. Ngayon po pinag-iingat pa rin po natin ngayon at lagi po tayo nagre-remind sa ating mga kababayan, yung mga bahaing lugar po sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-ready na po tayo ngayon dahil kahit paano nakaranas sa inyo ng pag-aaraw yung mga lugar po na bahain kapag nagkaroon ng patuloy na pag-uulan. Maging I am ready po tayo sa mga posibilidad para maiwasan po natin ang sakuna at makapaghanda po tayo sa mga parating na bagyo at pag-uulan. Ngayong rainy season po kasi or ngayong buwan po ng Agosto, ina-expect po natin 3 hanggang 5 bagyo po ang papasok sa loob ng buwan ng Agosto. So dapat handa po tayo dyan. So andito lamang po ako para i-update kayo time to time, day by day sa lagay ng ating panahon. And please huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.